Boss, asa ni gikan itu bika dre, boss. Asa ni gikan itu bika dre, sa. Musai. Nalungkat ang buhan dre, boss. Ang siminto, boss. Nalungkat. So, dito eh, si ano, sira na yung daan dito, guys. Kasi, riverside, please, subandang ko. Taga dre, ika, boss. Taga dre, ika. So, kada magpahayo ko, so, binali, ginadre nga, magkundaw, ginagmalap. Sabi, no? Mga balay diyan, nasa bila, nagtubig. Nagtubig, boss. Sa taga Cebu dyan, siguro alam nyo nung kung saan to. IT Bank, IT Bank. So, doon tayo nag-cover kanina. So, lumipat tayo dito sa... Ano? Pagdaan dito sa ano? Sa dagat. Yan, malaki ang tubig talaga. Okay, may ano, may kahoy na nakaharang dito. May natumbang ng punong kahoy. So what's up mga kabunal, ang Kasmas TV nga pala, nagbabalik naman tayo, no? So wala muna tayong reaction video ngayon about sa boxing o sa battle of the YouTuber, mga kaganapan sa vlogger of the Philippines ngayon. So ngayon, ang ipa-share ko lang sa inyo yung grabing baha kanina sa Cebu, doon sa Inudita, Riverside, Subangdaco. Grabe ang baha, guys. Siguro madami tayong mga kababayan na taga dito sa Cebu na late at hindi nakapasok dahil sa sobrang laki ng tubig doon. Hindi talaga makatawid yung mga motor. Tulad ko ay sobrang late ko na sa trabaho kaya hindi na ako nakapasok sa trabaho ko. Kaya nag-cover na lang ako ng ano ng video doon sa baha. So, grabe guys yung mga bahay na napasok ng mga ng tubig, guys. Sobrang nakakaawa sila doon kasi yung mga gamit siguro nila, yung mga appliances nila, may lamang na sisira dahil sa bagyo. Ano bang bagyo ang dumapo dito sa Cebu ngayon? So, kaninang umaga, guys, grabe yung ulan, guys. Bumuhos talaga yung ulan na sobrang lakas. Hanggang sa pag-duty namin, yun yung nasaksihan namin sa pag-duty namin, yung sobrang laki ng tubig doon sa daan, para nang ano, para nang dagat na yung highway doon sa Subangdaco. So ipapakita ko lang sa inyo yung video na na-covered ko doon sa baha na yun, kaya manood na lang kayo. Saan nga dry? Mura na yung dagat, ay ah. Ito talaga yung pinaka malaking tubig. Dito talaga yung pinakamalaking tubig. Medyo mahirap talaga dito tawiran mga kabunal. Late na tayo sa trabaho natin kasi hindi tayo makapasok sa trabaho pag ano, pag late na. Kaya ito yung sitwasyon dito. Yan, maraming mga dumadaan dyan. So hindi na umandar yung mga motor nila kasi namatay dyan dahil dyan sa ano, sa laki ng tubig. So dito sobrang ano talaga dito, sobrang laki talaga ng tubig, kaya sa mga motor dyan na gustong tumawid, dito pala ito sa ano, bandang Inudita. So andyan yung Inudita sa unahan, dito talaga yung sobrang laki ng tubig. Ingat talaga kayo pag dito kasi kayo dadaan, delikado talaga pag yung motor nyo mano, pag yung motor nyo mamatay dito sa gitna. So mag-ingat talaga kayo dito, guys. Oh, ito, tingnan nyo, parang dagat talaga dito sa Millennium Hardware.
talagang hindi talaga maano ma madaanan. So dito pa lang 'yon, bro. Sobrang laki pa lang doon sa unahan. Sobrang lalim pa diyan sa ano, sa gitna. Kaya hindi tayo naka ano, naka-duty ngayon kasi late na talaga tayo dahil sa baha na ito. Sa ngayon wala na pong ulan ngayon ha. So kanina umabot pa yung tubig dito. So ngayon medyo kumuhupa na yung tubig. Grabe yung mga basura. Ano, abot nga yung tubig, boss? Abot yung dirigin, ha? Abot yung tubig dirigin, ha? So, medyo ngayon, guys, medyo humuhupa na kasi yung tubig ngayon. Pero, delikado pa rin pagtawid tayo dito kasi maraming mga ano dyan, maraming mga bato, basura. So pag nakamotor kayo, pag dito kayo dadaan, dito nyo di talaga maiwasan na matumba kayo dyan dahil sa sobrang ano dyan. Dahil sa sobrang delikado kasi may mga bato dyan sa lalim. Boss, asa nigikan yung tubiga, dre, boss? Asa nigikan tubiga, dre, sa? Busay? Sa Busay, nigikan ay? Dito kita yung kusuga agad. Pwede, daghan nga pag nalag niya. Saan ni Sud? Sud, mga bigan. Medyo wala na kayong dumadaan dito, guys, kasi sobrang delikado dito. Malukat ang guan rin, boss. Ang siminto, boss, na malukat. So dito is ano, sira na yung daan dito, guys, kasi ano, kinutkot na yung tubig ang ilalim ng daan. So medyo lumalabas na yung mga siminto dyan. Pero dito na pitas kilid, wala dito. Dito ako agi, guba, dere, guba. Ato agi, guba, dere, guba. So hindi na madaanan dito ng mga sasakyan, guys, kasi sobrang sira na talaga yung daan dito. Pag nakamotor kayo, pag dito kayo dadaan, mapatumba talaga kayo dahil hindi na makikita yung daan. So yung dinaanan lang ng series is okay pa yan, pero dito kita mo na yung mga ano, mga makikita mo na yung mga ano dyan, mga seminto na ano talaga. So dun, sobrang laki pa ng tubig dyan, no? Yung mga bus, yung mga malalaking sasakyan lang yung pwedeng maka ano dyan, makadaan. So sobrang delikado na talaga dito. Dere, boss, sudlan yung balay ko, ano, tubig, boss. Kada baha, gini dere, sudlan, gini dere, kada baha. Dito pala to sa unsang ni isakto nga lugar, dere, boss, unsang alanman to. Riverside B niya, Subandako. Riverside B, Subandako. Taga dere, higa, boss, taga dere, higa. So kada magbaha yung kusog, ginani, ginidre nga, maglunog, ginigmayo. Grabe, no? So karoon pala yung tabo, ng lukat, ng siminto. Karoon ba yun? So karoon, ang pinakakusog. Oo, oh, pinakadako na niya. Muna yung pinakadako. So parang nag-racing na yung bus dyan pagdadaan. So guys, ingat talaga kayo dito, guys, kasi yung tubig hindi talaga safety kasi mayroon mga ihi ng mga daga. Meron talagang sakit na makukuha dyan. Yung may motor doon na smash, katulad ng motor natin. So dito tayo ngayon, guys, hindi lang tayo magtatanggal ng helmet kasi hindi tayo nakadala ng helmet kayong ano, sura ng dito sa Riverside ng buwan sa Bangdaki. So laki talaga ng sira dito kasi yung mga bato ng daan nila dito na ano, nasisira talaga yung daan. Dito lang dito si Don, sobrang laki pa ng tubig doon sa unahan. So dito lang yung simula ng daan. Doon, oh, nakikita niyo naman yung mga series dyan. Nakikita niyo naman yung mga sasakyan dyan na dumadaan dyan, oh.
boss, sobrang lakas talaga ng tubig dito. Yung mga bahay. Boss, kanang mga balay diyan, boss, nasubla na sila tubig diyan, boss. Ha? Mga balay diyan, nasubla ng tubig. Tubig, boss. Iha no? Sugoy. Tubig. So, ano, sanay na lang talaga lang mga tao dito, yung mga naninirahan dito, pag baba, eh, papasokin talaga ng tubig yung bahay nila. Kasi medyo mababa talaga dito. Doon, grabe, sobrang delikado talaga doon. Eh, sa ngayon, wala na po ang ulan, ah, medyo, ano lang, yung mga maliliit na ulan lang. So, try natin pupunta doon sa bandang doon at i-try natin i-cover. Yan. Dinadaanan niya nila yung sirandaan. Try natin i-cover doon sa harap ng Inudita kung makapasok tayo doon gamit yung motor natin. Kasi dito, talaga, hindi talaga makatawid pag motor yung dadaan dito. Delikado, sobrang delikado talaga pag tatawid yung motor. So, yung mga malalaking sasakyan lang yung pwedeng makatawid dyan. Magko-coverage na lang tayo kasi hindi na tayo pinapasok sa trabaho natin kasi sobrang late na tayo. Kaya try natin pumunta doon sa ano sa kabila. Tapos sudlag tubig, boss. Apoy dito, ismas dito. Andar, gaaso po mayo. Sige, parang ano. Tira talaga ka. So, ngayon guys, medyo humupa na yung tubig kasi kanina itong tubig na to doon pa ito sa unahan pero ngayon nandito na so medyo paano na unti-unti nang umuupa na yung tubig so malamang mamaya mawala na tong tubig dito kasi unti-unti na tong ano unti-unti nang umuupa yung tubig papaliit na nang papaliit guys andito tayo sa kabilang kanto try natin i-cover yung tubig dito. Try, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalalim na dito kasi doon tayo sa kabila kanina sa river side dito sa bandang Inudita talaga to Inudita dito pala ito sa ano guys sa Cebu so ito yung ano nila dito yung sapa sapa ni Dribus no sapa okay ni sapa ni. So, ito yung sapa nila dito, yung tubig ng daan eh, umaabot na dyan sa, ano, sapa. Kaya sobrang lakas talaga ng tubig dito. Dyan yung kinaber natin kanina. Ah, dito pala ito sa Inudita, bandang Inudita. So, yan, sa taga Cebu dyan, siguro alam nyo nung kung saan to. IT Bank. So, dun tayo nag-cover kanina. So, lumipat tayo dito sa, ano talaga. Muni, unsay landmark dere boss? Subang Dako. Kuan Riverside di dili. Subang Dako, Inudita na siya. Subang Dako dito sa Cebu, dito po sa Cebu. Subang Dako, daraming baka. Gani na dako pa kaning tubig kaniyo. Libil lang ang kuan. Kaning gutter? So yung tubig pala kanina lumibil diyan sa gutter. Gutter ng ano ng sapa nila dito. Ganyan kalaki yung tubig kanina. Medyo ngayon humupa na tayo dito ng konti. Diyan medyo sira-sira yung daan diyan. So meron talagang i-repair na daan. So tong dahilan kaya nag-cover tayo ng video kasi hindi tayo nakapasok sa trabaho natin kasi sobrang late na tayo sa busit ng baha na to. So dyan siguro wala na hindi na ganun ka sira ang impact ng baha dyan dun lang yung pinakamalaki yung sira parang ano na talaga dito parang dagat na to. So hanggang dun na lang guys update ko na lang kayo sa mga kaganapan mamaya pag uhupa na tong tubig dito ipapakita ko sa inyo yung mga resulta ng baha dyan, yung mga daan ng mga nasira. So, dahil hindi tayo nakapasok ng trabaho, kaya nakakabird tayo ng video sa baha dito sa Subang Dako. Yan, nakakabird na lang tayo ng video dito sa baha sa Cebu, Subang Dako, Riverside. Dito talaga yung pinakamalaking kinsala ng baha na yun.
sobrang daming mga motor nang hindi nakatawid, at isa na ako sa naapektuhan sa baha na yon kasi hindi ako nakapasok sa trabaho ko, kaya nag-guard na lang ako dito para akong si Ernie Baron. Thank you. Smash TV, yung smash na motor natin. Hindi talaga to basta-basta si smash. Ayan. So, kita nyo na lahat. Guys, yan yung dinaanan natin. Grabe, sobrang baha talaga, guys. Eh, nakaabot na tayo dito. Tudlan, ay tubig, boss. Tudlan, tubig. Ow. Spark plug na lumos, dire. So, dito si sir, yung tubig, yung ano, spark plug ng motor niya, nabasa na tubig, kaya hindi na umandar. Kala ko hindi naandar yung motor natin kasi na, ano, namatay, pero andar pa pala. Kaya pala hindi tayo pinadaan di kanina doon sa ano, sa Landers, papasok dito kasi may pinsala pala dito. May isang kahoy pala na natumba dito. Yan, naka ano sa daan. Ah, dito pala to sa ano, sa Mabulo, sa tapat ng saan ba to? Basta diyan, diyan yung Landers. Landers diyan sa gilid, tapos dito yung API diyan sa unahan. So hindi tayo makatawid dito. Kasi may ano, may kahoy na nakaharang dito. May natumba ng punong kahoy dito sa gitna ng kalsada. So buti hindi naabot yung kuryente diyan sa kahoy. Kung naabot pa yan, malamang burn out na yun.